Okay, magandang araw po sa inyo mga kapwa ko Pilipino, Kristiyano, Muslim. Sanda ko man kayo ng mundo naroon, naway nasa mabuti tayong kalagayan. At doon sa mga katropa, magandang umaga po. So inom muna tayo ng salabat, malapit na maubos. Maganda po ito, sa tuwing umaga, share ko lang sa inyo, ginagawa ko po ito. Imbes na kape, sa labat po, luya, nagpapakulo po ko. So, iwain ko, dikdik, pakulo ng tubig. Mga 15 minutes mong pakuluin para maganda yung dating malasa. Tapos kung may ani kayo, sa inyong ilagay. Kung walang ani, yung asukal na pula po. Lagyan nyo konti, tapos lagyan nyo konting kalamansi kung may kalamansi kayo para masarap yung lasa. Sa gabi, maganda rin siyang gamitin. Nakakapag-detox po siya. Mararamdaman nyo po pag ginagamit nyo po yung salabat. Nakakatulong po yan, lalo sa panahon ng COVID-19 ngayon. Pag medyo ubo-ubo, huwag na po yung mga medicine na nabibili sa ano. So, try nyo po ito. Yung mga natural po, may nasa paligid. May mga oregano tayo dyan. Sambong na tinatawag. Hulakad bulan sa Bicol. Then yung lagundi. Yung ginagawa ko, pag wala pong ito, minsan inaalo ko. Yung lunggay. Dahon ng malunggay, lagundi, saka yung oregano. Lagyan mo konting luya. Talagang ano, para medyo masarap ang lasa, lagyan yung kalamansi. Laban pang laban po, protection natin ngayon sa panahon ng COVID. Tapos kung medyo na masama po pakiramdam nyo, medyo masakit ang kasukasuan nyo, mag-steam bat po kayo. So kung wala po kayong pang yung steam, kasi siyempre, nasa bahay lang tayo, kaya nasa trabaho, pagpakulo po kayo ng tubig. Yung kasirola na medyo malaki, mga kalati nun, pakuluan nyo ng tubig. Tapos maganda kayo ng upuan nyo, kumot. Ngayon kung meron kayong oil na yung menthol, patakan nyo ng konti. Kung wala naman, yung Vicks, konti lang lagay nyo para yung masingot nyo yung init, medyo malamig. Maganda rin po yun pag pumapasok sa katawan natin. So pag kumulo na, upo po kayo, patayin nyo kung aircon. Wala pong aircon, walang electric pan muna. Maganda na kayo ng damit pamalit kasi papawisan po talaga kayo doon. So pag upo nyo, ilagay nyo sa gitna ng paa nyo, ipitin nyo, huwag kayong dumikit doon kasi mainit yun. Kumulob po kayo, kumuha kayo ng kumot, doblehin nyo yung wala pong papasok na hangin. So ayaan nyo pong yung init nya tumakbo sa buong katawan nyo. So papatak po talaga ng init nyan. Yung pawis nyo, papatak talaga sa init. So, antayin nyo hanggang sa lumamig yung medyo mawala yung init. Tiisin nyo po para yung mga lamig-lamig, yung mga pasma natin. Kasi isa yan sa day lang, kaya tayo minsan masama katawan. Yung sobrang taong pasma, yung pawis na hindi nakakalabas. Kasi kung ikaw nag-opisina, siyempre, opisina bahay, naka-aircon sa opisina, pag-uwi, naka-aircon pa. Minsan, nakatutok electric pan. So, hindi normal yan. So, ganun ang gawin nyo. Pag natapos ko yung mag-steam, naku, ang ganda ng pagramdam nyo. Para kang na-detox ka nun eh, nawala yung mga toxic sa katawan natin. Then, sabay punas ang katawan. Palit ng damit. At huwag muna kayong mag-electric pan. Hayaan nyo mapalipasin mga isang oras. Huwag kayong sasalubong agad sa labas. Sa kwarto lang kayo mag-relax. Pag medyo relax na, buksan nyo bintana nyo para pumasok yung sariwang angin. Huwag muna electric pan. Mga 1 hour. Tapos pag tapos nun, pwede na, normal na yun. Ganun po ang panlaban ngayon sa COVID-19. Makakatulong po malaki yan. So ngayong umaga, medyo kwentuhan tayo. Salamat nga po pala dun. Shoutout dun sa mga nanood dun sa video ko kagabi, yung pinos ko. Tungkol sa Eric ni Hakala. Sa mga hindi pa nakakapanood, try nyo panoorin. Nagbigay po ako ng payo dun. Para maging aware tayo. Makaiwas tayo sa ma-scam. Sa mga budol-budol na to. Kasi sa panahon ngayon, sobra. Delikado na nga ang buhay natin dahil sa epidemya. Lumalabas pa itong mga mapagsamantala. Lalo po kayong mga OFW. Mahirap po, nag-iipong kayo tapos bigla kayong papasok sa mga nag-aalok na negosyo, mag-invest ka mo ng pera nyo at tutubo na malaki. So panoorin nyo po yun. Nagbigay po ko ng mga tip dun kung paano makaiwas. So ngayon, gusto kong magkipag-ano sa inyo, share itong napanood ko kay Pastor. Baka hindi pa nyo napanood.
Pastor Jerome. Ngayon ang pangalan niya sa YouTube, Jam Antonio. So ang hilig po talaga nila mag alias-alias. Hindi na lang gamitin yung tunay na pangalan. Sa bagay, sa YouTube naman, tulad ko, dalas kotsero nilagay ko. Pero sila talagang Pastor Jerome Antonio Mangusin. So ginamit yung Pastor Jerome. So talagang mahilig sila dun. Yung napanood ko, yung dalawang video niya, in-upload yung Mission of Love. So nakakatuwa. Dahil tinanggap na nito na siya'y kapatid ni Norman Mangusin o FLM. Tanggap na niya ang pamilya ng FLM. So eto na, sabi ko na nga ba, ito ipuprosigi ng mga tropa nila ng FLM. So nainganyo, lumabas na. Kumbaga sa ano, alam niyo po yung caterpillar, yung uhod na nagbalot sa kanyang ano, may tawag po doon, di ko maalala. So patagal siya, tapos naging papos siya, biglang lalabas. So paru-paro na, ito na ngayon, lumadlad ng totoo si Pastor Jerome. At ang maganda po rito, nakadagit na po ito doon sa kanilang Mission of Love. May kasama ng pastor, another pastor, sumakay sa sistema. So lumabas na ang katotohanan sa kanila. Nasadya silang ganong tao. Ina-idolize yung kuya niya. Ngayon sumunod sa yapak. Yung napanood ko, namimigay na. Dalawang kawon lang, tapos binibidyo pa. Ang maganda, ang estilo, tulad na tulad sa kanyang kuya, gabi. At bumabati sa FLM family. Mukhang umihingi ng ano, suporta na siya ipalit sa kuya niya. Alam mo, Pastor Jerome, may kasabihan nga tayo, nung matatanda, ang unos ay hindi na hulit babalik. Ang isang bagyo, hindi yan babalik para maminsala ulit. Kaya mapansin nyo po, ang bagyo, iba-iba pangalan. So, hindi na uulit ang isang sakuna para bumalik. Hindi mo na makukuha yung kasikatan ng kuya mo. Kasi ngayon pa lang, mababalian ka talaga ng pakpak. At doon sa mga supporter nito, yung mga sumasamba dito, hindi pa ba kayo natatuwan? Ito na yung pastor nyo. Lumabas na ang katotohanan sa buhay. At nagsama pa, may sinamang driver kuno niya, si Pastor Edith Cabarrientos Macaranas. Hoy, dalawa na kayo, pastor. Sumama ka na rin. So, ganun ba talaga yung mga pastor? Mapagbalat kayo. Mapagsamantala sa pagkakataon. Nakakaawa naman itong mga pastor na to. Speaking ng mga pastor, hindi naman po lahat masamang pastor. Sabi ko nga doon sa unang video ko, nananawagan ako sa inyo mga pastor. Aksyonan nyo po ito, kasiraan nyo po ito. Dalawa na po ito ngayon. Si Pastor Jerome at si Pastor Edith Cabarrientos Macaranas. Kasama na rin doon sa gimmick nila, yung Mission of Love. Namimigay. Nakapila yung mga tao. Walang social distance, walang mga mask. Talagang ano, parang shooting lang. Sasalita pa eh, konti lang, dalawang kaon lang pinamigay, pinagsisigawan sa buong mundo. Alam nyo mga pastor, sayang naman yung kaalaman nyo sa Biblia. Sabi nga, kapag tumulong ka, tumulong yung kanan mo, huwag mong ipagsigawan sa kaliwa mo, dahil natanggap mo na yung inaangad mong kapalit ng ginawa mo. Pakitang tao ang gawain nyo, nakakatuwa kayo. Sadyang ganyan talaga pagkataon nyo. Nasa lahi nyo na talaga ang manloko at samantalain ang pagkakataon. Hindi na uulit yan, pastor, yung ginawa ng kuya mo. Susunod ka sa yapak o papunta ka rin dun. Yung ba gusto mo? Hindi ka ba natatakot na kapag ikaw nadampot at nakulong, hindi mo naisip yung sarili mo na nasa cubicle, nasiksikan, walang kalayaan. Yung ginagawa mo, lalo mong binabaho ng kuya mo. Imbes na tulungan mo yung tao, bigyan mong inspirasyon, mapalakas ang kalooban niya sa inaarap niya ng mga kaso ngayon.
tila ginagawa mo pa siyang step tone o tapakan para makaangat ka. Huwag mo nang ipagpatuloy, Pastor, yung ginawa ng kapatid mo. Mahawa ka sa mga tao na nabubulagan. Humihingi ka ng saklolo sa FLM vlogger, FLM family. Kitang-kita ang intensyon mo. At ikaw, Pastor Edith Cabarrientos Macaranas, huwag ka na sumakay dyan sa kabulukan ni Pastor Jerome. Dadagdag ka pa. Ipagpatuloy mo lang, Pastor Edith, yung gawain yung tama. Sa Biblia, sabi nga, mahirap mamangka sa dalawang ilog. Hindi mo kakayanin ng mga haharapin niyang problema. Kung ano lang yung nalaman mo, naibigyan ka ng biyaya, nakaalaman sa salita ng Diyos, doon ka na lang, Pastor Edith. Huwag ka na sumakay dito kay Pastor Jerome. Kasi patungo ito sa kawalan. Sabi nyo, kayo nagbibigay ng aakayin ng mga tupa na naliligaw dalin sa kaarian ng Diyos. Yun ang gawin mo, Pastor Edith. Kung makarating man sa video ko, huwag nyo nang sakyan itong sin. Huwag ka na sumama dito kay Pastor Jerome. Kasi plastika, plastikan po ang ginawa ninyo ngayon. Yung vlog nyo na namimigay kayo, tapos sasabihin nyo, ilang piraso lang yun. Binibilang pa ni Pastor, babalikan nyo. Kalokohan namang malaki yan. Huwag nyong gawing yung mga tao na tanga kayo. Hindi po lahat ng tao, bukas na pong kaisipan ngayon. Nangyari na yun sa kay Norman Magusin? Uulit pa ba kayo? Walang bagyong kapareha na darating din. Tama na, tigilan nyo na po ang kabuwangan, ang kabaliwan na ito. Kay Pastor Edith, para sa inyo, address ko sa iyo, Pastor Edith, sayang yung kaalaman mo. Doon ka na lang sa tamang landas na binigay sa iyo. Umiwalay ka dyan kay Pastor Jerome. Hindi po malaking kawalan na umalis ka dyan. Ituwid mo ang daan. Biniyayaan ka ng talino, pananita ng Diyos, doon ka lang po. Huwag nyo na pong aluan ng ibang sistema yung nakuha nyong talent. Pag sumama ka dito, ibig sabihin, isa ka ring bulahang propeta na walang hangad kundi kumita sa salita ng Diyos ang ginagamit. Huwag na. Nakakakilabot kayo. Huwag nyo samantalain yan. Kasi pagdating ng pag-uukom, hindi nyo masabi. Kasi hindi natin alam kung saan tayo. Basta tandaan nyo, mga kababayan, ang kaligtasan ay naayon sa gagawin mo. Kasi binitawan na ng Diyos siya noon, ni Jesucristo, na walang ibang daan kundi siya. Sabi niya, akong tanging daan tungo sa Ama. So wala akong binanggit na iba pang tao. Masarap po tumulong. Kung gusto mong tumulong talagang bukal sa kaisa kalooban mo, huwag ipakita. Ako, hindi naman ako perfect. Nakakabigay din ako. Hanggat mara, kung may humihingi dyan, ayokong maglista ng pangalan. Kasi maliit na nga lang may bibigay ko, tapos ipagsisigawang pa sa kaliwang kamay, anong sense yun? Anong walang kakwenta-kwentang ginawa ko ngayon? Eh, lalo sa inyo. Gusto nyo eh, social media. So, ngayon, isa ka ng YouTuber. Naghahabol ka rin ng kaangaran para kumita sa sistemang yan. Andyan eh. Medyo malaki-laki na rin yung nakapondo ka na kagad dahil sa mga vlogger, yung mga reporter ng kuya mo yan. Sasakay ka ngayon sa kasikatan ng kuya mo. Samantalang ang kuya mo palubog, ikaw gusto mo umangat. Talo mo pa yung berdugo eh. Nanakita mo na sa kumuno yung kuya mo, imbes na kunin mo, tinapakan mo pa para ingaw umangat ka. Kanyo ba talaga pamilya nyo? Mga manggusin? O baka susunod, yayain mo nanay mo, tatay mo, ilahin mo sa kabuangan ng ginagawa mo para mapakita mo sa tao. Nagbalat. Paglipad ng ibong terat, titi, ibong pipit, hindi ka na magiging agila, hanggang dyan ka na lang. Tigilan mo yan. Hindi maganda yung gawain na ganyan. Pinapablis mo pa. Ano yan? Moro-moro yan eh. Kumbaga, tawag dito. Parang ano yan eh. Parang eksena sa pelikula. Yung gawain mo. Para mapagpatuloy mo ang kabuangan mo.
Ito gagawin mo, mission of love. Tigil tayo dyan. Hindi ho maganda yan. Magbago ka na. Tigilan nyo po yan. Nagpapasikat ka sa konting tulong na yan. Mission of love. Kalimitan yung gawain ng mga mapangabalat kayo. Walang ipinagkaiba sa may scammer yan. Mga pangako, mga salitang maganda na mumulaklak na salita na galing sa bibig nyo. Pero ang katotohanan, mahitim na budi at pag-aangad ang nasa likod niyan. Gusto mo sumikat? Di sige. Pero hindi ka aabot sa pupuntaan mo. Dahil nandito mga talino warriors na kabantay sa'yo. Hindi man kami, marami pang tao lalabas dyan para mapigilan kayo. Hindi kami tulad ninyo, yung mga FLM vlogger na yan na kumikita sa sistema, nagpapabayad. Kami po ay lumalabas na wala po kaming inihimbayad sa tao. Kami po ay naglakas loob, magbigay ng babala sa mga tao. Nakakaawa naman po kasi pare-pareho lang tayo nag-iikawos, pare-pareho tayo mahira, pare-pareho tayo Pilipino. Siguro mas maganda yan gawin mo, punta ka sa ibang bansa, doon ka manloko. Para makita mo talaga. Subukan mo, punta doon sa Mindanao, try mo. Pag nakakilala yung maalala yung manggusin na yung pang-apilyedong yan, baka bugbugin ka doon. Doon sa mga kapatid natin Muslim, subukan mo gawain yung ginagawa mo. Ewan ko saan ka pulutin. Tama na, maawa ka sa kapo mo Pilipino. Parehas lang naman natin, ikaw na nagsabi, o yun, mga taong nahihirapan sa epidemya, gagamitin mo pa rin to. Ano yan, take 2, part 2 ng kuya mo? Malabo yan, di ka abot sa final. So yun lang mga kababayan, medyo gusto ko lang yan magkwento sa inyo para at least maging aware tayo dito yung Pastor Jerome. Huwag na natin tong paliparin o palaya, palakihin. Habang pipit pa to, tiradurin na natin. Sa inyo mga Talino Warriors, United Talino Warriors, Sir Manuel Mayorda, shoutout po sa inyo, mag-ingat po kayo. Sir Mike, Sir Vera, Idol, magandang umaga sa inyo. Ito po, bigyan yung pansin itong si Pastor Jerome. Gustong lumipad, yung pipit, yung bagong bukas ng paro-paro, gusto maging agila. Putulin na natin itong kalukuhan ni Pastor Jerome. May kasama po siyang isang pastora, si Pastora Edith Cabarrientos Macaranas. Nag-iikot-ikot sa gabi din. Oh, minilabag na rin yun sa social distance. Makita yung video. Singit ko dito para makita nyo. Kung may sisingit ko po. So, i-upload ko na lang po yun para makita nyo. Yung mismong programa ni Pastor Jerome. Isishare ko lang po sa inyo. Para hindi naman tayo mapagbintangan na ginagamit siya. Isishare ko lang para mapanood nyo mga kababayan. Mahirap naman gumamit ng Diba, sabi nga, baka tayo kasuhan live bell. Mahirap mga makulong po sa panahon natin. Ito nga ang lockdown ay mahirap na, makulong ka pa. So, have a nice day sa inyo. Kumusta po? Mag-iingat po kayo. Muli, Dalas Kotsero. Nakakipagkwentuhan lang. Kwentuhan sa labat lang po ito. Maraming salamat sa mga viewer at mga subscriber ko. Thank you sa pagtitiwala sa akin. Nandito po ako sa Dalas Kotsero. Magbibigay sa inyo ng mga kaalaman. Konting kaalaman po. Lalo nga itong nangyayari sa gobyerno natin, gusto ko pong makatulong kung paano tayo umunlad. At para naman tayo hindi na laging lalayas dito sa bansa natin, pupunta dyan, magpapakahirap. Napakahirap po maging OFW. Ako po kahit paano, ayoko talaga pumunta dyan. Mas kami pagkakataon kasi alam ko naman po, dito nga nahihirapan na ako, pupunta pa ako dyan. Although malaking kita, pero sabi ko nga, meron din nyo po dito, matututunan nyo lang. Doon sa nagkomento sa akin doon kay Sir Mata o yung isang aking subscriber, pag-usapan natin yan, paebo kayo kung paano. So ayoko lang isingit yung aking ginagawang negosyo. Meron naman po dito sa Pilipinas, kung makikita nyo lang, medyo tiyaga-tiyaga lang kasi parehos lang naman yan eh. At least dito, sabi ka ng kapatid ng Muslim, mahabi ka dito, pwede kang lumabas, pwede kang magsumbong sa barangay. Kung aping ka ng ngamo mo, kasi kalimitan, taga-probinsya tayo, pupunta sa Manila, mga ngamuan tayo rito. Pag inapi tayo, pwede kang pumunta sa barangay, sa pulis, eh dyan sa ibang bansa. Ibang lahi yan. Pag inapi ka, saan ka tatakbo?
yung mga bada natin, yung mga wala rin naman yung kwenta eh. Minsan sila pa dahilan kinakapaamak natin. Hindi ko eh, ano, kaya lang kalimitan nangyayaring ganun eh. Wala kang matatakbuhan dyan. Mas maganda nandito sa bansa natin. So, have a nice day. Ingat po tayo lagi. God bless po sa lahat.